So, magandang araw mga ka-aircon tech. Ang i-review natin ngayon, it's all about the electric fan. So, this is Panasonic. So, kung familiar kayo nito sa klase ng Panasonic, ito yung bagong modelo nila na sabi nila eh, hindi raw umaabot ng isang taon. So, meron lang ako nakita na medyo weak ang kanilang production nito dahil dito sa klase. So, titingnan natin, bubuksan natin. So, ang pagbukas pala nito, mga ka-aircon tech, meron na naman tong sikreto. Sa dati, yung gaganunin mo at huhugutin. Ito, hindi, meron siyang screw sa ilalim. So, yung screw na sa ilalim, baliktad po yung bukas niya. So, yung bukas niya ay pag ganun, ito yung sa kanya, pabaliktad. So, kung magtataka kayo, umiikot-ikot lang siya, hindi yan nabubuksan. So, ang pabukas nito is pabalik. So, pahigpit ang bukas niya. So, yun, ang ikot ko is pa ganyan, paikot. So, para kang nag-iigpit, luluwag yun. So, i-review natin tong klaseng electric fan kasi marami kasing complain dito. Kasi, sabi nila, hindi raw matibay. Talagang hindi matibay kasi merong nagsasabi na madali lang daw nasira na yung Panasonic daw is matibay. Pero bakit ito? So, titingnan natin. Bubuksan natin kung ano yung pagkakaiba niya sa ibang electric fan. So, makikita natin. So, ito, meron tong screw dito. Tatlo. So, ako, gumagawa ako nito matagal na. Meron akong na-experience dito na dapat nyo rin matutunan, mga ka-aircon, mga nagre-repair ng mga electric fan. So, mga baguhan na gustong matuto, madalas nyo itong makikita ng klase ng electric fan na to. So, tatanggalin muna natin yung cover niya. So, yun. So, makikita natin, ni-repair ko na kasi ito. Ito, ipapakita ko lang to sa inyo kung ano yung klase ng kanyang motor. So, kung makikita nyo, sealed type po siya. You know, sealed type. Parang wala siyang screw na apat at iniipit lang siya dito. Yung iba, parang may butas lang na iniipit na ganun. So, ang gagawin mo dito, pagtanggal, gaganunin mo lang siya. Gagamit ka ng flat screw. Yan. At isusunkit mo siya pag ganyan. Yan, bumuka siya. So, yan. Pagkatapos yan, pag nabuksan mo na, huwag mong lahatin na iangat dahil napuputol yan. Kaya, sabi nila, hindi na mabalik ng ano. Kasi parang, ang sinasabi ko dito is, yung iba, kung binuksan mo to, talagang i-short mo yung kanyang overload protector dahil para hindi mo na siya bubuksan ulit. At meron pa na akong isang nagawa dito na para hindi mo na siya bubuksan. Bakit mo siya bubuksan? Dahil maglalagay ka ng oil sa kanya. So, etong electric fan na to, binuksan ko na to at ni-repair ko na. Yun, binalik ko na. Hindi ko na bubuksan ulit kasi pag dalawa, tatlong beses na binuksan, mapuputol ito at hindi mo na siya mailak. So, ibabalik ko lang to kasi ni-review ko na. May papakita naman ako sa inyong isa yun. So, ang ginawa ko dito, mga ka-aircon tech, kung nakikita nyo yung butas na to, ito, kasi meron siyang parang foam sa gitna para lagayan ng oil. So, kung nakikita nyo, binarena ito. Binarena ko to dahil dito ako maglalagay ng oil. Dahil ito, pag umabot na ng isang taong gamit, natutuyo yung kanyang oil. So, malalaman mo parang maingay. So, may nakarelate itong electric fan na to, Panasonic, yung bagong labas, na maingay. So, kung maingay siya, ibig sabihin, natuyo na yung kanyang oil. So, ang gagawin mo, babarinahan mo to at di mo nabubuksan ito. Binarina ko to ng maliit na drill bit at maglagay ka ng oil dito pa ganyan. So, paglagay mo ng oil na ganyan, hanggang sa mapuno siya, luluwag na naman siya. So, ganun din to sa kabila. So,
yun, titingnan natin. Pagtanggal pala ito, tatanggalin mo rin pala ito. Yan. Yung baliktad na ikot, yun lang dun sa piitan. Ay, ito, ito. Ito lang. Pero ito, control clock. So, ito, ang naging sira nito is, hindi ko siya pinalitan ng bushing dahil tumigas lang siya dahil wala ng oil. At buo pa naman yung bushing niya, ang ginawa ko na lang, pinalitan ko ng kapasitor. Kasi yung kapasitor niya, 1.7 to 1.8. So, madalas, mahina siya. So, meron akong tip na pwede niyong matutunan about sa electric pan na to. Yun, yung binarena ko itong... Yan, may, yung barena niya, yung butas niya na dapat mong gawin is nasa ibabaw, sa itaas. Para yung oil, hindi mahuhulog doon. So, ganun pa rin yan, lalagyan mo ng oil dito at gagana na siya ulit siya. Kung meron kayong electric pan sa inyo na ganitong klase, yan, makikita mo yung likod cover niya, ganitong klase. Kahit wala kayong experience, pwede mo siyang gawin. Buksan mo at titingnan mo kung saan ka pwede maglagay ng oil. Dati kasi yung Panasonic at mga National, meron siyang lagay ng oil dito sa ibabaw. May butas siya dito, pero ito wala. So ngayon, siguro ginawa nila para pag nasira, bibili na naman. So yun, lalagyan mo ng oil dito at kung napuno na siya, pag iniikot mo, maluwag na siya. So, ganun lang. Ang sikreto nito, kung sira naman yung bushing niya, papakita ko rin sa inyo, kung sira yung bushing niya, meron siyang alog. So, gaganunin mo siya ng kamay, meron siyang kunting alog. Kahit kunti lang, kailangan mo siyang palitan. Dahil hindi na yan tatagal. So, yun o, wala siyang alog. So, buo pa yung bushing niya. So, yun, ipapakita ko sa inyo yung isa. So, etong klase na to, wala siyang lock. Kaya, ginawa ko pag ano, tinanggal, sira, hindi naman sira ang winding nito, pero ang ginawa ko kasi parang pinilipit ko siya para dumikit kasi wala siyang lock na tinutupi. So, ang nangyari dito is, for ano lang to, para ipapakita ko lang sa inyo. So, ganito yung bushing niya yun. Oh. Yung bushing niya, madali lang siya palitan dahil gumamit ka ng flat screw na matulis at susunggutin mo to at iangat mo siyang ganun. So, pag naangat mo na to, 4-5 piraso, maiiwan yung isa. 4 lang iaangat mo kasi isusok-sok mo yung ano dito eh. Pero hindi mo na kailangan buksan tong isa. 4 lang. So, ang pagbukas nito, hindi rin sagad. Parang hanggang sa makalabas lang to. So, pag tinanggal mo na siya, so yun, gagawin natin. Yun o. Tingnan mo. Yan. Umangat siya. So yun o. Yan. So, pag angat mo ng ganon, yan o. Angat mo siyang ganon. So, kung matulis yung ano mo, madali lang. Madali lang, ano, tanggalin. So, yun, makikita mo, umangat siya. Yun. Madali lang naman mag replace dito. So, yung isa na iiwan dahil hindi na siya kasama kasi natatanggal na to, yun o. Yun o, tanggal na siya. Yun, pagtanggal niyan to, ito yung sinasabi ko na dapat mong malaman na lalagyan mo ng oil to. So, yung iba, nilalagyan ng oil, ibinabad to sa oil. So, sa akin, ginagawa ko, pinipiga ko muna para matanggal yung, tingnan mo yung dumi, yun o. You know? So, pagka piniga-piga mo siya, parang luminis siya, saka mo siya lalagyan ng oil. So, yung oil pa rin na ginagamit ko is ito, yung oil ng motor, compressor. So, yon ibababad mo lang siya ng ganun. At babalik mo dito. So, sa pag-check ng bushing, pang meron kayong bushing na ipapalit, titinan mo muna kung maluwag siya, so ipasok mo ng ganun. At tingnan mo, you know. Kung alog, wala siya. So, smooth pa rin siya. So, buo pa yung bushing. Yung gas-gas dito, dapat wala kang makapa dito na gas-gas. So, ibabalik ko na siya. Ito yung natamaan nung barena. Nung binarena ko to kasi nilagyan ko ng butas para
you know, para doon ako mag-OL. Pero okay lang to kasi hindi naman siya kasama sa sa ilalim, you know, makapal naman siya. So okay lang 'yan. So 'yun. Lalagay ko na siya. So sa paglalagay naman, eto pa rin, ibabalik mo siya diyan, tapos ipapasok mo yung ano, yung titingnan mo kung insakto yung pasok niya. Ayun, iangat mo pa siyang konti para madali. So yon, sa pagpasok nito, yan, ganyan. Pasok mo. At ang pag-ipit nito, isa-isahin mo, isa-isa mo siyang ilalak. So kailangan meron siyang tension para hindi maluwag yung bushing sa loob. So yung tension niya, kailangan lapat na lapat yung. So dito ka muna sa tapat niya. So ang pag-lock nito ay ganun lang, oh. Titirahin mo lang siya ng ganun sa kamay, yung force mo lang. Ito rin. Yun, oh. Yun. Ito rin. Mm. So, bumalik na siya sa dati. Mm. So, kamay lang ang pangano. Pwede mo rin siyang pukpukin kung hindi mo kaya, pero hindi naman siya matigas. So, yun, sa pagbalik nito, ito yung fuse na sinasabi ko sa inyo, na kapag binuksan nyo to, isu-short mo na kasi pag pinalitan mo to, tiyak pag sinabi ng customer hindi na naman umandar, magpapalit na naman kayo ng fuse. Pero pag hindi na umandar, ibig sabihin, hindi siya umikot, matigas na siya. So, ang ginagawa ko yon, yung parang butil ng bigas, you know, pilipitin mo siya ng ganun. Pag pinilipit mo siya ng ganun, ipasok mo rin dun sa kinalagyan niya. So, short na siya. So, ganitong klase ng winding, hindi ito delikado kasi maliit lang ang ano nito at hindi siya parang, pag hindi siya umikot, umiinit lang siya pero hindi siya delikado kasi maliit ang kanyang, napakaliit lang yung posibilidad niya na umiinit dahil yung klase ng electric pan na to, kapag ka bago siya huminto, iingay siya. So, maramdaman na nung gumamit na, uy, parang iba na yung tunog. So, hindi na nila gagamitin. So, yun. Ang gagawin natin is, yun, sinort na natin to at ibabalik natin to yung bushing niya. So, yun, kay may butas na naman siya. So, anytime, pag sinabi ng customer na, hindi na naman umikot, so lalagyan mo lang ng oil dito. At saka dito at ibalik mo. Hindi mo na kailangan buksan yung unit. So, ito, ibabalik ko lang siya to. Ayan, ganun kasi ginawa ako dito. So, buo pa ito.